Matatagpuan sa pagitan ng mga probinsya ng Laguna at Quezon ang isang dormant volcano na dinarayo ng mga turista dahil sa angkin nitong kabigha-bighaning ganda. Ngunit sa paglipas ng mga panahon, naging sentro ito ng usapan dahil sa napapabalitang mga misteryosong pangyayari sa bundok. Gaya ng mga kakaibang nilalang na naniniraan raw sa ilang sulok nito na nagliligaw ng mga manlalakbay at ang mga hikers na umakyat sa bundok na ito, ngunit hindi na nakabalik pa. Si San Cristobal ang sinasabing patron ng mga manlalakbay, ngunit ano nga ba ang misteryosong bumabalot sa Mount Cristobal at bakit ito binansagang Devil's Mountain? Ang Mount Banahaw ay tinaguriang Holy Mountain. Sa tapat nito ay matatagpuan naman ang Mount Cristobal na mas nakilala bilang Devil's Mountain. At ang dalawa ay binansagang kambal na bundok. Sinasabing dahil sa mga Mount Banahaw ay banal, ang Mount Cristobal ang humihigop ng mga masasama at negatibong enerhiya sa kakambal nitong bundok. Kung kaya't ang Mount Cristobal ay naging tahanan ng mga masasamang elemento. At ayon sa kwento ng iba, ang bundok na ito raw ay naging pag-aari ng mga demonyo. Pag-akyat mo raw sa Mount Cristobal, ay mararamdaman mo agad ang negatibong enerhiya na pumapalibot sa bundok na ito. Ito ay malamig, tahimik, at nakakakilabot. Ayon sa mga taga rito, noon raw ay may magkasintahan na umakyat sa bundok upang mag-hiking. Ngunit sila ay inabot ng malakas na bagyo, kung kaya't hindi na sila nakababa pa at ang kanilang mga katawan ay hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Sinasabing niligaw raw ng demonyo ang magkasintang ito kung kaya't hindi na nila natagpuan ang daan pabalik sa ibaba ng bundok. Makalipas ang ilang mga taon, may mga umakyat sa bundok na nagsasabing may nakikita raw silang magkasintahan na nagtuturo ng daan sa mga hikers dito. Ayon sa mga tagapagbantay, ay huwag raw maniniwala sa magkasintang nakikita sa bundok dahil ginagamit raw ng demonyo ang dalawang ito at mali ang daan na itinuturo nito upang ang mga umaakyat sa bundok ay maligaw. Matapos ang pangyayaring ito ay maraming bali-balitang kumalat sa social media at maging sa mga text messages na nagbibigay babala na huwag akyatin ang Mount Cristobal dahil ito raw ay pagmamay-ari ng demonyo. Marami ring nagbibigay babala na huwag akyatin ang bundok dahil may mga nilalang rito na ililigaw ang sinumang sumubok na tahakin ito. At minsan raw ay ginagaya pa ng mga elementong ito ang itsura ng kanilang mga kasamahan. Mayroon ring isang grupo ng hikers ang umakyat sa bundok, ngunit hindi nila natapos ang kanilang paglalakbay kung kaya't inabot sila ng gabi. At napilitang mag-camping sa bundok. Makalipas ang ilang araw ay natagpuan sila ng tour guide na tagapagbantay sa bundok at ang isa nilang kasamahan ay tila nawala raw sa katinuan. Ayon sa mga taga rito, maaring mahina ang pananampalataya nito at ito raw ay sinapian ng demonyo na naninirahan sa kabundukan. Bukod dito, may isa ring grupo ng mga hiker ang kinakailangang magpalipas ng gabi sa bundok ng Cristobal dahil inabot sila ng dilim sa kanilang paglalakbay. Ayon sa isang saksi, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi upang umihi. Bago pa man siya tumayo, ay nararamdaman na raw niya na tumatayo ang mga balahibo niya sa kamay at leeg at tila ba may kakaibang enerhiya sa kanilang paligid. Habang siya ay naglalakad, may nakikita siyang tila ba mga maliliit na bagay na umiilaw sa sahig. Kinusot niya pa raw ang kanyang mga mata upang masigurado na siya ay hindi nananaginip. Ngunit nandoon pa rin ang maliliit na bagay na umiilaw na kulay luntian at tila ba gumagalaw. Iyon kaya ay ang mga elemento na nagbabantay at nagpapanatili ng katahimikan sa lugar? Noong panahon bago pa dumating ang mga mananakop sa ating bansa, ay tinatawag na banal ang kambal na bundok ng Banahaw at Cristobal.
Ngunit sa pagdating ng mga Chino ay dala nila ang paniniwala na dapat mapanatili ang balanse sa lahat ng bagay. Kung kaya't ang Mount Banahaw ay tinaguriang Holy Mountain at ang Mount Cristobal ay ang Devil's Mountain. Ang mga eksperto naman ay nagbigay ng paliwanag ukol sa mga misteryosong pangyayari umano sa bundok ng Cristobal. Ayon sa kanila, maaring mga bioluminescent na halaman ang nakitang umiilaw sa bundok at napagkamalang mga engkanto. Ayon din sa mga eksperto, maaring ang mga hikers ay dehydrated o di kaya'y kulang sa pagkain kung kaya't namamalikmata sila at nakakakita ng mga bagay at mga tao na napagkakamalan nilang engkanto o di kaya'y demonyo. Sadyang mahirap din daw tahakin ang kabundukan kung kaya't maraming nahihirapang makababa ng bundok matapos nila itong lakbayin. Ngunit kung ganoon nga, bakit pare-parehong nakikita ng mga naglalakbay sa bundok na ito ang magkasintahang nagliligaw umano ng mga hikers sa lugar? At saan napunta ang katawan ng mga manlalakbay na nawala sa bundok na ito na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan? Paano rin maipaliliwanag ang pagkawala sa katinuan ng isang hiker matapos magpalipas sa bundok na ito ng isang gabi? Noong taong 2016 hanggang sa taong kasalukuyan ay sarado ang bundok ng Cristobal sa publiko at hindi pinahintulutan ang paglalakbay dito. Dahil kaya ito sa mga misteryosong pangyayari na nagaganap sa bundok na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan?